Pero bago ang lahat, kayo aking inaniyahan mag-subscribe, like and share, at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Magandang gabi pong muli, mga kapatid. Kumusta po kayo? Nawa po ay datnan kayo ng video na ito na nasa maayos ng kalagayan. Ganun din po ang inyong mga pamilya. So, kumusta po? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. Saan man pong paano kayo ng mundo ngayon naroroon. So, nung nakaraan po, ibinaba natin yung binahagi ko sa inyo yung part 1 noong proseso ng pagkuha ng mga agimat. Ano po? So, ito po yung part 2. Pero bago po ang lahat, syempre hindi po mawawala yung ating shoutout, mga kapatid. Ano po? Bilang pasasalamat sa patuloy pong sumusuporta at nagsusubscribe sa ating YouTube channel, sa mga request ko lang po, sa mga hindi pa nakasubscribe, kayo po ay pakisubscribe po at tsaka pakilike at share na rin po yung ating mga videos. Malaking tulong po yan, lalo sa mga baguhan na nag-aaral pa lamang at sa spiritual, ano po. Marami po tayong binababa dyan ng mga pang-proteksyon, mga debosyon, ganyan po, no? So, ito syempre, shoutout po muna tayo, no? Ayan, shoutout po kay Patrick Mendez. Shoutout kay Admiring Dominos. Shoutout kay Mark P. Pastillo. Welcome po sa ating channel. Shoutout kay Instrument of God. Shoutout kay Lakin Dandoy. Shoutout kay Totoy Batong Bakal. Shoutout kay Felipe Banson. Shoutout kay Juying Badique. Shoutout kay Lorenzo. Yan po, shoutout po kay Leo Dapat. Shoutout kay Tuperdol 7933. Welcome po sa ating channel. Shoutout po kay Enrique Bachao. Ayan po, sa mga may sakit at karamdaman po na hindi walang findings ng doktor, ano po, magpakonsulta po sa kanya. Panggagamot po yan si parang Enrique Bachao na po itaga Pampanga, sa mga nasasakupan po ng Pampanga, sa Bulacan, Zambales, Olonga po. Pwede po kayo magchat sa kanyang Facebook account, ano po. Shoutout din po kay Dato Patriarca. Yan po ang aking isang talagang matibay-tibay din na ano, na kasangga. At yan ay lagi kong, yan, kami dalawa ang lagi magkasangga sa aklat. Ano po, mga legit na aklat din po ang hawak namin. Isa po rin siya manggagamot ng Santa Ana, Manila. Sa mga taga Manila po, mas malalapit dyan. Pwede po kayo magpagamot, mag-chat po kayo sa kanyang Facebook account, Dato Patriarca. Mark Joseph Camara, shoutout po sa mga taga Irusin, Sursogon po. Mag-chat po kayo sa kanya, Waiksim Bulgaria po ang pangalan ng kanyang FB account. Kay JM Salinas, maraming salamat bro sa laging pag-share ng ating mga video. Kay Andro, shoutout sa iyo. Bro, kay Alvin Bautista, isa din po siyang manggagamot na taga Montalban, Rizal. Sa mga parte po ng Rizal, sa Maynila,
Kung nais nyo pong magpagamot, magchat po ka sa kanyang FB account, Alvin Silbosa Bautista, at sa mga nagnanais din pong lumimos na mga aklat, mga legit po yun ha. Kasangga ko rin po sa paghahanap ng mga aklat na mga yan. Magchat po kayo sa kanyang Facebook account. At kay Shenzhen Lablab, shoutout po sa iyo. So itutuloy po natin ang pagbabahagi ng ating proseso sa pagkuha ng mga agimat. Ano po? Na ito po ay ang part 2. So itong pong nakaraan, part 1. So syempre, natural part 2. So yun po, ito po ay hindi rin po ulit galing sa akin. Ito po ay galing din po sa aklat. Ano? Na akin din pong binabasa. Hindi po ako may akta nito. Ano po? So ang sabi po dito, ano po, sa pangangati ng medalyon sa mga bukal, siguraduhin daw po na ang bukal ay may laman. Ibig sabihin, merong kayong makakati doon. Ano? Malalaman mo ito sa mga nakarating na mga tao malapit sa nasasabing bukal. Ang bukal ay isang singaw ng tubig na lumalabas sa ibabaw ng lupa. Ano po? Burabod sa salitang Bicol at Busay sa salitang Bisaya. Ang mga tao na malapit dito ay may kakaibang istorya o kwento tungkol sa makikita nila o naririnig sa bukal na ito. Sa madaling salita ay may engkantong lumalabas sa lugar. Kung ano mga elemento yan, ano po? Maaring daw na engkanto o maaring maligno. Sa ibang may spiritual na kaalaman ay mararamdaman nila ito. At ang iba naman na bukas ang mga mata, ibig sabihin yung third eye, sa spiritual na bagay ay nakikita nila ito. Karamihan sa mga bukal na mayroon laman ay malalakas ang daloy ng tubig at ibang mga tao ay iniingatan ito dahil pinanggagalingan ng kanilang inumin sa pang-araw-araw. So, ayun. So, paalala lang po, no, kung susubukan yung pong, halimbawa, mayroon isang ilog o bukal dyan sa inyo na may pakiramdam nyo may ganyan na makukuha, ay siguraduhin nyo po muna na walang gumagamit ng bukal na yon. Ano, ginagamit ng ibang mga ating kababayan, ano, siyempre, lalo't nasa bundok, baka yun lang yung source ng kanilang tubig, ginagamit sa kanilang pang-araw-araw, nakakaawa naman sila. Kasi po, ang epekto niyan, mamamatay yung bukal. Yan po ang epekto niyan. Ito pa ang sabi. Sa mahal na araw ng Huwebes Santo o Biyernes Santo, ito po ay alas 12 ng gabi. Ano? Ito ang gawin. Sa gabi na maghahating gabi ay ihasa sa ilalim ng baiting ang inyong itak. Baiting. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin yan, baiting na yan, ng salitang yan. Pakitanong nyo na lang po sa mga nakakatanda sa inyo kung ano yung literal na meaning ng salitang baiting na yan. Kahit ako po hindi ko alam ano po. Ito ay upang tumalab ka sa mga espiritu. So, labanan. Mayroon kang medalyo na pangkati. Ano po? Bali, siguro dalawa. Na may isa rin naman. Putol po yung sinabi dito. Hindi na ipaliwanag kung ano yung isa rin naman. So, siguro dalawa ang gagamitin mong medalyon. In case, isang pangdigmaan at isang magaan lang na hindi aawayin nung sino mang papasok doon. Ano po? Isang panyong puti na bago. Isang bote na may benditadong tubig. Matatag na tali ng medalyon.
na isang di pa ang haba. So yan, igagapos niyo po ang medalyon niyo, ano po, at isang bagong posporo at bagong kandila. Yan po ang mga kagamitan na dadalhin natin, ano. At saka nabanggit po, paalala lang po, nabanggit dito na mahal na araw po ang pagsasagawa ng ganitong pangangati, ano po, sa bukal. Pero meron naman pong gumagawa ng ordinaryong Biyernes. Hindi ko lang po alam kung ano resulta. Meron din po siguro na talagang sablay na hindi nagpapalit yung nakukuha niya, ano po. Ang sabi pa dito, pagkatapos mong mahasa ang itak, ay tumuloy ka na sa nasabing bukal. So, ibig sabihin, sa oras na gagamitin mo, tsaka mo palang yata hahasain yung itak na yon, ano po. Kasi makatapos mong hasain, tsaka ka na po tutungo doon sa bukal na pupuntahan mo. Kung nasa bukal na, ay ilatag mo sa isang tabi ng bukal ang iyong panyo, at dala mo yung iyong tawag dito, yung bindedado mong tubig or holy water, at wisikan mo ang paligid, ano po, bilang safety na rin po siguro. Ngayon po, itatayo mo yung medalyon mo malapit sa panyong puti. No, siyempre may tali po yung iyong medalyon. Hawakan mo po siya sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay. Mas maigi na bukod sa tali ay may palaman ito na hibla ng buhok ng buntot ng kabayo, upang kung ang espiritu sa bukal ay nakasakay sa kabayo, ay nangangabayo rin ang iyong medalyong pangkati. So yun pala, pampatiba yung buntot ng kabayo doon sa iyong tali, kasi maaari pong makahulagpos o makaputol ang yung tali na dala mo na isang metro ang haba o isang dipa, ano. Sa kanang kamay mo naman ay hawak mo ang itak, at handa ka dapat sa anumang mangyayari. Ngayon, hamunin mo ang nasa loob ng bukal. Kung oras na ay may mararamdaman kang guni-guni, maaring halinghing ng kabayo na tumatakbo, at maaari ding hampas ng malakas sa tubig sa batis, ito ay hudyat na humanda ka na. Kung makakita ka ng maliit na liwanag o bagay na luminous at parang hinihila ang medalyon mo, at kung minsan naman daw ay wala ka namang nakikita pero hinahatak ang medalyon mo, yan po ay ayon sa may akda ng PDF natin, ano. Kung magkaganito ay magdasal ka ng sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus. Gawin mo ito ng paulit-ulit. Hilahin mo ang iyong medalyon na palapit sa panyo. Makikita mo ang maliwanag na bagay na sumusunod sa medalya mo. Yan po ay ayon sa may akda. Sabi pa dito, maaring mahirapan ka sa paghila o kung malakas ang kapangyarihan ng nasa bukal. Kung sakaling sa paghila mo ay sumunod ang bagay na luminous o yung maliwanag, ay hilahin mo ito patungo sa gitna ng iyong panyo. Dapat at tapos na sa ipinako sa krus ang dasal mo pag nasa gitna na siya ng panyo, at idiin mo pati ang iyong titig sa bagay na hindi siya makakaalis. Ito daw ay titigil at hindi makakagalaw. Samantalahin mo ito at balutin mo agad ng panyo. Sa pagkakataong ito ay mayroong tila susunggab sa iyo. Dito mo gamitin ang iyong itak. Ayon pa sa may akda, iwas-iwas mo ang iyong itak, ngunit ang iyong konsentrasyon ay nasa medalyong nakati. So doon po sa loob, ano po, yung liwanag na pumasok doon sa panyo na kasabay nung iyong medalyon na pamain. Kagatin mo ang panyo na naroroon ng bagay. Sabay ligpit ang mga gamit, ngunit patuloy ang dasal ang sumasampalataya
hanggang sa ipinako. So ayun, ibubuhol mo ngayon yung panyo. Siyempre, dakutin mo yun, sabay buhol, sabay kagat. Tapos, ligpit ng mga gamit. Lahat ng gamit mo, wala ka nang iiwanan doon. Takbo. Iwasan ng lumingon kung pauwi. Makikita mo ang lahat ng espiritu na ibig agawin sa iyo ang nakuha mo. Huwag mo silang pansinin at tuloy-tuloy ka lang sa pag-uwi sa bahay. Ayon pa sa may akda ng PDF, may tatawag sa iyong kamag-anak mo na maaaring buhay o mga patay. Mga patay na upang mapalingon ka lamang. So, i-distract ka nila. Ano, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Siyang sisira sa iyo para lang mapalingon ka sa kanila. Pag ikaw ay lumingon, ay mahihirapan ka sapagkat aagawin sa iyo ng lahat ng espiritu na makikita mo. So, yung mga hahabol sa iyo na espiritu, yan ang aagaw dyan sa nakatimo. Kasi po, yun ang kanilang binabantayan, yun yung kanilang pinanggagalingan ng lakas. Ang sabi pa, paghakbang mo sa unang baitang ng iyong bahay, ay wala na sila. Paano kung walang hagdan? So, syempre, doon siguro sa bakuran nyo o doon sa mismong pamamahay nyo, pagpasok nyo ng pinto. Huwag mo munang buksan ang panyo. Huwag kang lumabas ng bahay at huwag ihiwalay sa katawan ang bagay hanggang sa mag-umaga. Yung bagay na nakuha mo, yung panyo, huwag mo po daw ihiwalay sa iyong katawan. Ano, yun ay siguro talagang ilalagay mo sa bulsa mo o sa tabi mo lang o magandang isiksik mo dyan sa loob ng damit mo. Sa pista ng pagkabuhay, so, ano to, Linggo ng pagkabuhay, ay magpunta ka sa simbahan at magsimba. Ngunit sa pagtaas ng ostya, ay huwag kang pasakop at ikaw ay lumabas. So bago pala itaas yung ostya at saka yung kalis niya, ang kalis ng pari, ay huwag ka daw magpapabasbas, parang ganon. Huwag ka maghihintay na maitaas yung mga ganon, yung ostya at yung kalis. Lalabas ka na ka daw kagad, ano, para hindi ka abutin. Sa bahay mo na ito buksan at makikita mo na ang iyong nakuha. Ito yun daw. Ito ang exciting part. Karamihan sa nakuha sa ganito ay isang medalyon na nalulunon o malambot. So luno. Lunong medalyon. Na kung iba ang humawak ay tila bakal ang medalyon. So matigas. Pero pag ikaw yung humawak, malambot talaga. Mabuti itong gamit sa barilan sapagkat hindi ka maaano ng bala. Hindi tatalab sa iyong bala o maaaring hindi pumutok yung baril. Ang bukal na pinagkuhanan ay mawawala ng tubig at magsisilbing patay na bukal. So iyon po ang disadvantage ngayon. Kawawa yung mga nakikinabang doon sa bukal. Kaya pag-aralan nyo muna kung yung bukal ba may ibang gumagamit. Ano po, kasi kawawa naman lalo ng mga nasa bukirin. Ano po, yung mga naninirahan sa bundok. Opo, magkakaroon tayo ng kayamanan, ng kapangyarihan. Ang magsasuffer naman po, yung kumukuha ng tubig doon sa bukal. Kawawa naman sila, ano. Kaya mag-isip-sip po muna tayo bago natin gawin yan. Ngayon po, kung wala naman na gumagamit doon, alam nyo naman po na lalo yung mga gumagamit ang nawasa. Ngayon, kung nasa bundok, meron pa silang isang uyo talaga hindi na ginagamit ng bukal. Doon na lang po siguro. Basta meron, ha. Basta merong mga nagbabantay o may mga lumalabas na elemento o kung ano mang espiritu yan. So, ito pa po ang isang pang estilo ng pangangate. Ano po? Kung sakaling malakas ang kapangyarihan ng nasa bukal at talo ang iyong pangati, ibig sabihin yung medalyo na ginamit nyo, ay palitan mo ito ng isang mahal na birhen o yung birhen upang imbis na mag-away ay manligaw ang nasa bukal. So, yun pala. Kailangan pala
hindi magdigmaan yung dalawa, hindi maglaban yung kunwari San Miguel ang ginamit mo o Infinito o kung anumang medalyo na pangdigmaan diyan. Eh, pwede mo daw siyang palitan ng medalyo na Mahal na Birhen. Kahit na ano siguro Mahal na Birhen 'yan, pupwede daw. Ganun din pa rin ang proseso, tatalian mo, hihilahin, ganun pa rin. Parehas pa rin doon sa una. At dito sa parang ito ay bihira ang nakakaalam, kaya karamihan ay talo ang medalyon. Kung babae ang nasa bukal ay lalaki naman ang iyong ipangkakati. So yun, ganun pala, paano natin malalaman kung babae o lalaki yun? So syempre, sa paggamit ng pangati, ano po, kung halimbawa ay nagpain ka kagad ng ano, ng kunwari Infinito o San Miguel, inawa yun, eh automatic, lalaki yun nandun sa bukal. Palitan mo ngayon ng Mahal na Birhen. So diligawan daw. Ngayon kung ano man yung halimbawa, babae naman yun sa bukal at lalaki yung nasa ano, yung pangati mo, hindi na mag-aaway siguro yun, ano po. So ganun yata ang ibig sabihin nitong may akda. Ano po. So paalala ko pa rin po, ingat. Ano po, ingat. At kailangan din po talaga ng lakas ng loob at tapang sa mga ganyang proseso. Kasi po, hindi basta-basta din po ang pagkuha niyan. Kasi yung elemento po o yung espiritu o kung ano man ang lalapit sa inyo sa pag nakakuha niyo na yung kung ano man yung liwanag na sinasabi at binabanggit itong ating may akda, hahabulin kayo niyan hanggang sa makauwi kayo. Paano kung sobrang layo naman pala ng bahay niyo? O magmumotor pa kayo tapos ayaw po mas sa sobrang kaba niyo na abutan kayo, ayaw na mag-start yung sasakyan nyo, motor nyo. So, kailangan talaga, siguro, mas maganda may kasama ka dyan. Ibig kong sabihin po, hindi siya mismong haharap doon sa ginagawa mo, medyo malayo sa'yo. In case, siya yung driver ng inyong sasakyan. So, at least eh, makakakilos kayo ng yung gagawin nyo na pagtakbo, yung kagad, yun na kagad yung gagawa, hindi yung mag-aandar, magpapaandar pa kayo sa sasakyan, ganito, ganyan. Mas maganda may kasama na po, ano? So, ang susunod naman po natin ay ang pakikipagsugal sa magaling na lalaki ng kamatayan. Ito po ay kapangyarihan o agimat sa lakas at yan siguro sa panggagamot, no? Marami pong klase yan kasi may makukuha po tayong libreta rito, ano po. Ganito ang sabi ng may akda. Ito daw po ay sa mahal na araw gagawin. Nakasuot ka ng abitong itim. At sa harap ng pintuan ng sementeryo ay magtitir ka ng 7 kandila. Hindi po binanggit dito kung anong kulay ng kandila. Ano? Siguro, puti or maari ding itim. Ano? At sa gitna nito ay may isang malukong na pinggan, bastos. O pinggan na malukong na panahon ng Kastila. At dito paglaruan ang 3 pirasong perang mic. Yung perang mic. Ito ano po ba ang perang mic? Ito ay yung pera na panahon ng Kastila at purong bronze na halos kulay itim at hindi perpekto ang pagkabilog. So sinaunang pera. Yun pala ang tawag doon, mic. At paglaruan mo ang perang mic at hamunin mo ang magaling na lalaki sa loob ng sementeryo. At kung lumabas dito ay isang kapre na kulay pula at ito ay lalapit sa iyo na may dalang supot. Ayon. So, the bit-bit na niya yung kailangan mo. Ibubuhos na ang kanyang itinaya.
dito ay dapat mabilis ka. Agapan mo ang isang mutya na maisubo mo na mabilis. Ito po, isusubo mo po kagad ng mabilis kung ano man yung sa dami ng ibubuhos na yun. Eh, paano mo malalaman kung alin doon yung mutya? Siguro, merong pagkakakilanlan sa isa doon sa ibubuhos niya. Ano na? Agapan mo ang isang mutya na maisubo mo sa iyong bibig. Huwag kang maghangad ng marami sapagkat isa lamang talaga ang iyong makukuha kung ikaw ay papalarin. So, ayun. Isa lang pala talaga ang iyong makukuha. Magagalit ang kapre na ito at pipilitin kang maibuka mo ang iyong bibig upang ito ay lumabas. So, kailangan po pagkasubo, pagkakuha mo dun sa mutya na yon o dun sa agimat na yon, subo agad. At tulad ng dati, ikaw ay ipaghahampasan at tatagal ito ng kalahating oras. So, katulad po dun sa nakaraan nating video, yung kay Padre Abad. Ano po? Ganun pa rin po, ipaghahampasan ka ng kapre o kung ano man po yung elemento na o espiritu na nandun. Hindi ka maaano sapagkat nasa iyo ang mutya ng kapangyarihan. Tulad ng dati ay pakikitaan ka ng libreta at ikaw ay tatanungin upang maibuka mo ang iyong bibig. Walang salita ay kunin mo ito. So yung libreta, agawin mo raw kagad. At ikaw ay umuwi ng diretso sa bahay ng walang lingon-lingon. So ayun, talagang itatakbo mo, aagawin mo sa kanya yung kanyang libreta. So dalawa ang iyong kapangyarihan na ngayon makukuha ngayon. Yung ipinansugal niya na mutya at yung libreta. Ganun po. At ang sabi pa, mapapadali ang iyong labanan kung mayroon kang badyang na nakatago bago kayo maglabanan. So yung badyang po ay katulad pa rin po doon kay Padre Abad na yung parang sakwa o bungo nung gabi. Ano, pubutasan po yun. Lundagin mo ito at isubo mo ang mutya sa badyang na ginawa mo ng maliit na butas. At saka mo isauli ang mutya sa loob ng badyang. Yun. Yung isinubo, kukunin mo yung mutya. Pagkakuha mo doon sa mutya na yung ipinusta nung kapreng pula. Isubo mo kagad, lumundag ka doon sa badyang mo, tapos ipasok mo doon sa butas nung badyang. Ano po? Hindi na niya ito mahawakan at iiwanan ang libreto sa pinggan at biglang mamamatay ang mga kandila. At pagsindihan mo na uli ay wala na si Padre Abad. Umuwi ka na, dala ang badyang at ang libreta. Ayun, ganun pa rin pala yun. So si Padre Abad pa rin pala. Ano po? Ang pamamaraang ito ay ginagawa rin sa mga malalaking bukal o batis na may laman upang makuha ang kanilang mga mutya. Ayun pala. Pwede rin doon sa pangangati ng agimat doon sa bukal. Ano po? Kung sa ganitong lugar ay may tubig, ay isang syokoy na kapre din ang iyong makakalaban. At ang pagdating nito ay malalaman mo kung ang tubig ay kumukulo. Ayun, yun pala yung senyales nun. Kumukulo na tubig. Dito ay humanda ka na. Iwasan mo na madala ng syokoy yung laban sa tubig sapagkat mahihirapan ka at baka malunod ka pa. So yun, syokoy sa siyempre sa tubig ka dadalhin dahil disadvantage sa'yo yung lugar ng labanan. Tulad ng una, lundagin mo ang nakatagong badyang. So gagamit ka pa rin pala ng badyang. At isiksik mo dito ang mutya na itinaya ng syokoy. So sa bukal ay may syokoy. Maari po na syokoy na kapre. So ganun pa rin po pala ang proseso niyan.
bukod doon sa makukuha mo sa bukal na yung may pangat eh, meron din palang ganitong pamamaraan. Kung hindi na niya makuha ang kanyang mutya, ay iiwanan niya ang kanyang libreta sa iyong pinggan. So may pinggan pa rin. Kailangan pa rin pala ng pinggan. Ganun pala yun. Kaya ang mga dadalhin niyo po sa bukal na kagamitan o kasangkapan ay katulad sa gagawin niyo sa sementeryo. Dadalhin niyo sa sementeryo. Ano po? Ganun pa rin, may pinggan at saka yung may pitong kandila. Ano? Sabi pa, ito rin ang pamamaraan kung may isang malakas na engkanto o kapre sa isang malalaking puno na magsisindi ka ng pitong kandila na mayroon kang tatlong mik. Ang mik po, yung sinaunang pera noong panahon ng Kastila, yung mga parang deform siya, eh tawag doon, hindi eksakto yung hugis niya. At isang bastos ng pinggan na malukong, panahon pa rin po ng Kastila na pinggan. Ano po, hamunin mo ang espiritu habang pinapakalansing mo ang perang mik, at kung lumabas ang hinaman mo ay may nakatago kang badyang upang hindi magtagal ang laban. Kung sakaling walang dala ang kapre, ay hiligan mo siya na magtaya ng isang bagay na mahalaga, mahalaga sa kanya, at tulad ng una ay gumawa ka ng paraan kung papaano mo ito maaagaw sa kanya. So yun po ang kapaliwanagan doon sa pagkuha ng agimat sa pakikipagsugal sa magaling na lalaki ng kamatayan. So si Padre Abad pa rin pala yun. Ano po, yan ang sabi dyan sa PDF. At muli po, paalala, ang pag-iingat po at saka po ang lakas ng loob at katapangan. Ano po, para mapagtagumpayan po yung ganyang bagay. So ang susunod naman po nating prosesong pag-uusapan ay ang pakikipagsugal sa mga patay sa pamamagitan ng baraha. Ito naman po ay ang agimat sa sugal na baraha. So kahit ano pong sugal, tungits, poker, solitaryo, kung ano mang sugal sa baraha. Wala akong idea dyan sa mga sugal-sugal na yan eh. So ito po ang pamamaraan. Ayon sa may akda ng aklat, ito ay binanggit sa aklat ni Dr. Jose Rizal sa bagong baraha na hindi nagagamit. Ibig sabihin siguro bagong baraha ito. Ano po? O yung luma na pero hindi na ginagamit. At magpunta sa sementeryo na mayroon kang dalang kandila. Hindi mo nabanggit kung ilang piraso ng kandila. Siguro pito pa rin. At saka yung kulay niya, hindi rin po nabanggit. Sa pinakamataas na krus sa loob ng sementeryo ay doon ka tumapat at magsindi ng kandila. Mas maigi kung ikaw ay nakaabitong itim. So abitong itim pa rin. Sabi pa dito, ipatunog mo ang iyong pagbabalasa sa baraha. At gayon din ang pagkalansing ng iyong perang mik. Ganun pa rin po ang mga kasangkapan na dadalhin. Ilatag mo ang baraha. Mararamdaman mo na may espiritu sa tabi mo. Dahil magtatayuan ang iyong mga balihibo. Kaya't humanda ka na. Kung alinman sa iyong paghamon ay may gumalaw na baraha, ito ay iyong agawin. Ang sabi ng iba ay biglang tataas ang baraha at pati ikaw ay madadala. O yun po, doon sa mga nakaranas na ng ganitong pamamaraan, yun daw po ang sinabi nila. Ibibitin ka nito sa itaas hanggang mabitawan mo ang baraha. Ang tagal nito ay hanggang kalahating oras lamang. So laging nakapix yung kalahating oras na yun. Bakit kaya, anong meron? Sa iba naman, ay pagkaagaw mo sa baraha ay makikita mo ang lahat ng espiritu sa sementeryo.
So, yan na. Aagawin sa iyo ang kinuha mong baraha. Kuyumusin mo ang baraha at itsubo mo sa iyong bibig upang magbagaang ang pagkilos mo. Umalis ka na at huwag kang lilingon kahit na kung sino pa ang tumawag sa iyo. So, yun. So, siguro kahit yung espiritu at ng kakilala mo o ng kamag-anak mo o kung sino bang mahal mo sa buhay na alam mong namatay na dahil ikaw ay i-distract namang ito. Gagawa ang mga espiritu ng paraan upang makalingon ka. So, huwag ka talagang lilingon. Diretso pa lang sa pag-uwi. Kung ikaw ay dire-diretso ay makakauwi ng maluwat at sa pag-apak mo ng unang baitang ng hagdanan ay wala na sila. So, yun. Pero kung ikaw ay napalikon dahil nalinglang ka, ay mararamdaman mo ang hawak ng mga espiritu at bubunuin ka upang mabawi nila ito sa iyo. So, yung baraha, babawiin nila ang pilit. Kung ikaw naman ay magtatagumpay, ay nakuha mo na ang tinatawag na agimat sa sugal na baraha ang ginagamit. Yun pala yun. So, nabanggit ko po kanina, so umpisa pa lang, ano po to? Kapangyarihan sa sugal sa baraha. So, ayun po, no? So, ayun, siguro po, hanggang dito lang muna tayo. Abang na lang po muna tayo sa part 3 ng ating video para sa pagkalap ng mga proseso ng ano to? Proseso ng pagkalap ng mga agimat sa kung saan-saan dyan. Tapos po, meron din dito na galing naman sa mga parte ng katawan ng tao. So, hindi ko alam kung interesado ko kayo roon kasi pangkaliwa po talaga yan. Ano? Hindi po maganda yung ano yan. Pag-iisipan ko po kung i-upload ko yan. So, may mga susunod pa rin po. Huwag po kayong maglala. Marami pa po rito para naman sa papaswerte. Katulad po ng bulaklak ng tanglad at ang as is. Ano po? Butya ng saging, mga ganyan. At ano pa ba? Sa mga yungib. Yung niyog na may dalawang suhi. So marami po tayong, marami pa po tayong ibabahagi dyan. So 3 or 4. Siguro. Mga 4 parts yan. Ano? So hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Subscribe, like and share na rin po sa ating mga videos at sa ating channel. Maraming salamat po. Good night. God bless. Ingat po kayong lahat.